kapag tilaok ng manok ang gumising sa akin. Kasunod ng boses ni Tita Lerma na paulit-ulit na pagtawag sa pangalan ko. Napabalikwas naman ako ng gising at saka tuluyang tumayo mula sa pagkakahiga ko sa banig na nakalatag lamang sa aming sahig. Alas 5 pa lang noon ng madaling araw at ganun kaaga kung gisingin ako ni Tita Lerma upang ipagluto sila ng kanilang almusal. Sa edad ko noon na 12, ay halos ako na ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay kila Tita Lerma, kapalit ng pagtira at pagpapakain nila sa akin. Maaga kasi kong naulila, at simula nang mawalan ako ng mga magulang, ay sila Tita Lerma at ang lola ko na ang kumukop sa akin. Nasa 10 taon pa lang ako nang mawala ang aking mga magulang. At buhat nun ay kay lola na ako nagdalaga, kasama ang anak niya na si Tita Lerma nga. Noong una ay maayos naman ang pakikitungo ni Tita Lerma sa akin. Ngunit nang mawala rin si lola, ay doon na unti-unting nagbago ito. Sa katunayan, ay kapag mainit ang ulo niya at galit siya sa asawa niya, ay sa akin ito ibinubunton. Kaya kapag ganon ang mood niya, ay nasasaktan niya ako. Ganun pa man, sa murang edad ko noon ay wala naman akong nagawa, kundi tiisin ang trato nito sa akin. Gusto ko man kasing umalis, ay wala naman akong ibang mapupuntahan. Kaya nagtiis na lang din ako sa ganong trato niya sa akin. Subalit nang magdalaga na ako, ay mas lalong tumindi ang galit niya sa akin. Sa katunayan ay pinagseselosan pa nga niya ako dahil sa kabaitang ipinakikita sa akin ng asawa niya. Mabait naman kasi talaga si Tito Ben. At bata pa lang ako ay ramdam ko na may pag-aalala siya sa akin. Madalas din niya ako noon kung pasalubungan. Kaya siguro, ganun na lang kung magalit sa akin si tita. Ngunit nang mas tumindi ang pagsiselos ni tita sa akin, ay wala na akong nagawa pa. Kundi sapilitang umalis na sa poder nila. Bukod kasi sa hindi ko na talaga kaya pang tiisin ang masamang ugali ni tita, ay pilit na rin akong pinaalis nito para daw sa ikatatahimik nilang mag-asawa. Marla, ayan ang pera. Umalis ka na dito at pumunta ka kung saan mo gustong pumunta. Basta lumayo ka lang sa amin. Masakit na sabi sa akin ni Tita Lerma. Pero tita, wala po akong ibang mapupuntahan. Alam niyo naman pong kayo lang ang kamag-anak ko. Wika ko naman sa kanya. Maawa na po kayo sa akin, tita. Huwag niyo po akong palayasin. Magmamakaawa ko pa. Ngunit nung mga panahong yun ay tila bingi si tita. Ni hindi man nga lang ito naawa sa akin. Kinuha niya ang lahat ng gamit ko at inihagis sa labas. Pagkatapos ay itinulak ako nito palabas, sabay sara sa pintuan ng bahay nila. Isa-isa ko namang pinulot ang aking mga gamit at isinilid sa isang bag. Mabigat ang aking mga paa na nilisan ang bahay ni tita at naglakad palayo doon. Nang nasa kanto naman na ako at sasakay na sana ng jeep, ay nakita ko ni Tito Ben, na asawa ni Tita Lerma. Nagtataka itong lumapit sa akin at tinanong kung bakit daw dala-dala ko ang aking mga gamit. Nang ikwento ko naman sa kanya ang nangyari, ay ramdam kong tila naawa siya sa akin. At imbes na pabayaan ako nitong umalis, ay dinala niya ako sa isang bahay upang doon daw muna pansamantala kong tumira. Huwag kang mag-alala, Marla.
hindi malalaman ng tita mo to. Anya ni Tito Ben. At kanino po bang bahay to? Baka naman po may magalit sa akin kapag nakita nilang nandito ko. Tugon ko naman sa kanya na may pag-aalala. Nako, matagal nang walang nakatira dito. Bahay yan ng kapatid ko. Kaso nag-migrate na sila sa Canada. Kaya minsan ako na lang ang tumatao dito. Pahayag pa nito. Ah, dito po ba kayo natutulog kapag nag-aaway kayo ni Tita Lerma? Hindi ko namang napigilang itanong yun dito. Tama ka. O siya, sige na, at halika na sa loob para maiayos mo na rin yung mga gamit mo. Pagpasensyahan mo na lang yung tita mo, ha? Hindi ko nga alam kung bakit nag-iba ang ugali nun sa'yo. Wika pa ni Tito Ben. Halos mangiyak-ngiyak naman akong napayakap kay Tito dahil sa pagpapatuloy niya sa'kin sa bahay na yon. Hindi ko nga rin inakala na kung sino pa ang mismong kadugo ko ay iyon pa ang walang malasakit sa'kin. Kaya naman labis-labis talaga akong nagpasalamat kay Tito. Lalo pa't nang sabihin nitong siya na raw ang bahala sa pagkain at gastusin ko doon. Ipinangako pa nga niya na hindi daw yun malalaman ni Tita Lerma. Kaya wala daw akong dapat na ipag-alala. O siya, maiwan na kita Marla dyan ha? Baka hinihintay na rin kasi ko ng tita mo. Kilala mo naman yun. Pagpapaalam na sa akin ni Tito. Bago naman umalis ay umakap muli ako kay Tito Ben para magpasalamat uli dito. Alam kong mabait talaga ito. At simula't sa Paul ay walang pangit na ugali ang ipinakita ito sa amin ni Lola. Ang hindi ko nga lang talaga nun maintindihan ay kung bakit palagi itong inaaway ni Tita Lerma. Samantalang kung tutuusin ay napakaswerte nga niya kay Tito Ben. Bukod kasi sa wala itong bisyo, ay nakikita kong mapagmahal na asawa pa siya. At kahit hindi pa nga sila nabibiyayaan ng anak, ay patuloy lang si Tito na nagmamahal kay Tita. At ni minsan ay hindi nga nito naisip na ipagpalit ang asawa. Kaya naman masasabi kong napakaswerte talaga ni Tita. Yun nga lang ay parang hindi niya yon nakikita. Mabilis na lumipas ang araw. At patuloy pa rin akong nakatira sa bahay ng kapatid ni Tito Ben. Naging maayos at tahimik naman ang buhay ko doon. Kahit pa nga, madalas ay mag-isa lang akong naninirahan doon. Paminsan-minsan ay dinadalaw ako ni Tito para dalhan ng pagkain at panggastos ko. At sa tuwing ginagawa niya yon, ay hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng kakaiba para dito. Alam kong concern lang sa akin si Tito Ben. At sa agwat ng edad namin, ay parang magkapatid lang kami nito. Ngunit sa tuwing ipinaparamdam niya na special ako sa kanya, ay hindi ko maiwasang hindi mahulog ang loob ko rito. Hanggang sa dumating na nga sa puntong, parang ayoko na itong umuwi pa kay Tita Lerma. At naisip ko na agawin na lang kaya siya. Subalit bilang kadugo at hindi iba sa aking tita, ay hindi ko yon ginawa. Alang-alang na rin sa aking napakabait na lola. Pinigilan ko ang aking sarili. Kahit pa gustong-gusto ko nang angkinin si Tito Ben. Ayoko rin kasi na ako pa ang maging dahilan ng paghihiwalay nilang mag-asawa. At alam ko rin na kahit ano mangyari, ay hinding-hindi ipagpapalit ni Tito Ben si Tita Lerma. Pero sabi nga nila, tulak ng bibig ay kabig ng dibdib. At iyon nga ang nangyari sa akin. Isang gabi,
Habang ako ay patulog na sana, nang marinig kong tila may kumakatok sa pinto ng bahay na tinutuluyan ko. Bigla naman akong nakaramdam noon ng takot. Dahil sa ilang linggo ko nang pananatili sa bahay na yon, ay wala pang tao ang nangambala sa akin ng ganong oras. Kakaba-kaba akong lumapit sa pinto at sinilip kung sino ang tao sa labas. Nang makita ko namang si Tito Ben pala ang kumakatok, ay agad ko itong pinagbuksan. "Tito, kayo po pala. Bakit po kayo napasugod dito ng ganitong oras? May problema po ba? May nangyari po ba kay Tita Lerma?" Sunod-sunod na tanong ko na may bakas na pag-aalala. "Pwede bang makitulog muna ako dito, Marla? Nag-away kasi kami ng tita mo eh. Nahuli ko siya na may lalaki." Gulat ko namang narinig dito. "Ano po? Totoo po ba yan? Pero paano po?" Naguguluhan ko namang tanong dito. Hindi naman na sinagot pa yon ni Tito Ben. Pagkos ay napahagulgol na lang siya. Kaya pala tila nakainom ito. Dahil may dinadala siyang mabigat sa puso niya. Sobra tuloy akong naawa sa kanya. Sapagkat hindi ko akalain na siya pa ang lolokohin ng Tita Lerma ko. At para lang maibsan ang bigat ng dibdib na dinadala ni Tito, ay niyakap ko siya upang iparamdam na nandito lang ako para sa kanya. Hindi ko naman inaasahan na hahalikan ako nito sa aking labi. Pero imbes na pigilan yon, ay walang anumang pagtutol ang naramdaman ko sa aking sarili. Para pangang may sariling isip na napahawak ang aking kamay sa kanyang bato. At ang aking labi ay tumutugon na sa kanyang mga halik. Nang mga sandaling yon ay hindi na namin napigilan pa ni Tito Ben ang init na nananalaytay sa aming mga ugat. At tila sasabog na nga kami pareho nito sa sensasyong aming nararamdaman kapag hindi pa namin nailabas yon. Kaya naman hinayaan ko lang si Tito Ben na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa sa akin. Hanggang sa hindi nagtagal ay naramdaman ko na lang na pareho na naming inaabot ang langit. Hindi ko nga tiyak kung ilang segundo o minuto kaming nasa ganung ayos. Pero ang masasabi ko lang ay nag-enjoy at nasarapan talaga ako sa ginawa namin yon. First time na nangyari sa akin yon. At ganun pala ang pakiramdam ng mga nakaka-experience noon. At ngayon na na-experience ko na rin iyon, ay parang hindi ko na yata kaya pang mawalay na sa akin si Tito. Dahil bukod sa mahal ko na ito, ay aaminin kong napaligaya rin niya ako. Simula nang malaman ni Tito Ben na may lalaki si Tita Lerma, ay hindi na ito umuwi pa sa bahay nila. Sa katunayan, ay napagdesisyonan na lang niya na magsama na kami sa bahay na yon upang mamuhay na parang mag-asawa. Hindi naman ako tumutol sa bagay na yon, sapagkat ang totoo ay iyon na nga ang gusto ko. Sa tuwing kasama ko kasi si Tito, ay walang mapagsidlan ang kasiyahan ko. Lalo pat gabi-gabi ay napapaligaya niya ang katawang lupa ko. Nangako naman ito na kahit anong mangyari ay hindi niya ako iiwanan. At kung sakaling mabuntis raw niya ako, ay handa niya yung panagutan. Kaya naman nagsama kami ni Tito Ben na parang tunay nga na mag-asawa. At sa bagay na yon, ay wala naman akong pinagsisisihan. Mabait, responsable, at maalaga kasi si Tito. Bukod doon, ay minahal na rin niya ako. Lalo na
nang malaman itong nabuntis na niya ako. Hindi naman nagtagal ay nalaman yon ni Tita Lerma. Nalaman ito na ako ang karelasyon ng asawa niya. Kaya naman sobrang nagalit ito. At muntikan pa nga niya akong masaktan noon. Mabuti na lang ay nandun nung mga oras na yon si Tito Ben. At inawat nito ang asawa. Hindi ko naman alam noon kung ano ang aking mararamdaman. Lalo pa't nasaksihan ko kung paano magmakaawa si Tita kay Tito Ben para lang balikan siya nito. Pero ayon kay Tito ay huli na raw ang lahat. At kahit ano pa raw ang gawin nito ay hinding-hindi na siya babalik pa. Tama na raw na nagpakamartir siya sa mahabang panahon. At higit sa lahat, ay tama na rin daw ang sinayang niyang pagmamahal para dito, na kailanman ay hindi naman ito pinahalagahan. Simula noon ay wala nang nagawa pa si Tita, kundi tanggapin na lang ang masakit na katotohanan, na hindi na siya ang mahal ng kanyang asawa, kundi kami na ng aming anak. Magalit man siya sa akin ay hindi ko naman kasalanan na napasakin ang kanyang asawa. Dahil kung tutuusin ay sinayang lang niya ang pagmamahal na ipinaramdam sa kanya ni Tito Ben. Siya rin mismo ang may kasalanan kung bakit hinayaan niyang maagaw ko ang kanyang asawa. Dahil ang totoo ay siya naman ang unang nanloko dito. Kaya naman magsisiman siya, ay huli na ang lahat. Dahil ngayon ay masaya na kaming nagsasama ng lalaking sinayang niya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Marla.